Ang tensyon ng banggaan ng dalawang barko ng Pinas at China ay hindi palalampasin ng Philippine Coast Guard dahil ang China ay nagpapakalat ng mga fake news sa kanilang bansa at sa social media. Isa ito sa mga estratehiyang ginawa ng China para ipalabas na ang Pilipinas ang unang bumangga sa mas malaki nilang barko. Ganitong-ganito rin kung paano tinulungan ng China si Duterte nung nangangampan niya pa lang bilang pangulo ng bansa. Dahil malapit si Duterte sa China at alam nilang magbibigay daan sa China kung mananalo si Duterte sa eleksyon para magawa nila ang kanilang balak sa Pilipinas at sa mga isla nito sa West Philippine Sea. Ang balak ng Pilipinas at Estados Unidos na magtayo ng mga military base sa Escoda Shoal at Sabina Shoal, ngunit ito ay isang kontrobersyal na usapin na nagdudulot ng karagdagang tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China. Ang dalawang shoal na ito ay bahagi ng West Philippine Sea, isang rehiyon na matindi ang sigalot sa teritoryo. Gagawa rin ng artificial island ang Pilipinas para maprotektahan ang teritoryo sa banta na mapaangkin na China. Narito ang ilang pangunahing punto na nag-ugnay sa isyong ito. Strategic importance. Ang Escoda Shoal, kilala rin bilang Ayungin Shoal at Sabina Shoal, ay matatagpuan sa loob ng Exclusive Economic Zone or EEZ ng Pilipinas. Ang pagtatayo ng military bases sa mga lugar na ito ay maaaring maging magbigay sa Pilipinas at Estados Unidos ng mas mahusay na kontrol at proteksyon sa rehiyon, lalo na laban sa agresibong aksyon ng China. Mutual Defense Treaty or MDT at Enhanced Defense Cooperation Agreement or EDCA. Ang plano para sa military base ay maaring bahagi ng pagpapatibay ng alyansa ng Pilipinas at Estados Unidos. Ang MDT at EDCA ay nagbibigay daan sa mas malapit na kooperasyon sa pagitan ng dalawang bansa sa usapang ng depensa at seguridad. Ang pambubuli ng China. Sa gitna ng mga planong nito, patuloy ang China sa kanilang presensya at aktibidad sa rehiyon, kabilang ang harassment o pambubuli sa mga Philippine Coast Guard vessel. Ang mga hakbang na ito ay maaaring bahagi ng estratehiya ng China upang pigilan ang pagtatayo ng mga base militar na maaaring magdulot ng hamon sa kanilang kontrol at pag-aangkin sa West Philippine Sea. Paglabag sa soberanya. Ang Pilipinas ay patuloy nagpapahayag ng kanilang karapatan sa mga pinag-aagawang teritoryo, lalo na sa mga lugar na nasa loob ng kanilang EEZ. Ang pagtatayo ng mga base militar sa Escoda at Sabina Shoal ay maaaring makita bilang isang hakbang upang ipakita at ipatupad ang kanilang soberanya. Gayunpaman, ang China ay maraing tutol sa ganitong mga hakbang dahil ito ay kumukontra sa kanilang inaangking teritoryo. Pag-iwas sa eskalasyon. Habang mahalaga ang pagtatanggol sa soberanya, ang diplomatikong pag-uusap at ay nananatiling kritikal upang maiwan ang eskalasyon ng tensyon na maaari humantong sa mga malalang insidente o maging sa armadong tunggalian. Ang usapin na ito ay isang malinaw na halimbawa ng masalimuot na dynamics o geopolitical sa rehiyon, kung saan ang mga interes ng iba't ibang bansa ay nagbabanggaan. Ang hinaharap ng mga planong ito, ang reaksyon ng China ay kritikal ng mga aspeto sa anilang pagbantay sa mga susunod na buwan at taon. Ang Pilipinas ay may ilang hakbang at estratehiya na inilalatag upang harapin ang pambubuli ng China sa West Philippine Sea. Narito ang mga pangunahing plano at aksyon na ginagawa ng Pilipinas. Una, diplomatikong pag-uusap. Patuloy ang Pilipinas sa pagdidiit ng kanilang karapatan sa West Philippine Sea sa pamamagitan ng diplomatikong paraan.
Ginagamit ng gobyerno ang mga international na forum tulad ng United Nations at ASEAN para maiparating ang kanilang mga hinaing at hikayatin ang mga ibang bansa na suportahan ang kanilang posisyon. Ikalawa, pagpapalakas ng alyansa. Ang Pilipinas ay nagpapalakas ng kanilang alyansa sa mga kaalyadong bansa, partikular na sa Estados Unidos, sa ilalim ng Mutual Defense Treaty o MDT at Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA, na ngayon ay ginagawa rin nila sa bansa ng Japan. Sa pamamagitan ng mga kasunduang ito, mas pinapalakas ang depensa ng bansa at ang presensya ng mga pwersang militar ng US sa rehiyon na nagsisilbing deterrent sa anumang agresyon ng China. Ikatlo, pagpapatibay ng Coast Guard at militar. Ang Pilipinas ay patuloy na pinapalakas ang kanilang Philippine Coast Guard at Armed Forces of the Philippines or AFP. Kasama dito ang pagbili ng mga modernong barko, aircraft at karagdagan pati na rin ang pagsasanay ng mga tauhan upang mas mapahusay na may pagtanggol ang teritoryo ng bansa. Kasunod pa ang mga pagbibigay ng ibang bansa na kaalyado ng Pilipinas ng mga sopistikadong armas, pangdigma. Ika-apat, pagkuha ng suporta mula sa international community. Ang Pilipinas ay aktibong humahanap ng suporta mula sa international community, partikular sa mga bansang may kinalaman sa usapin ng South China Sea. Ang mga akbang na ito ay kasama ang pagpapayag ng kanilang paninindigan sa pamamagitan ng mga diplomatic notes at paghingi ng suporta mula sa international organization tulad ng United Nations at NATO. Pagpapatibay ng presensya sa West Philippine Sea. Ang Pilipinas ay naglalagay ng mga estratehikong outpost at nagpapatrol sa mga pinag-aagawang lugar upang ipakita ang kanilang aktibong presensya at pagtutol sa anumang paglabag sa kanilang soberanya. Ang mga hakbang na ito ay bahagi ng mas malawak na estratehiya ng Pilipinas upang protektahan ang kanilang teritoryo at tiyakin ang kaligtasan ng kanilang mga mamamayan sa harap ng mga hamon mula sa mapangbuling China.